Kuya Kim, it's a challenge para sa ila na mag-ayos ng damitan, ha? Yung iba dyan, eh, basta hugot na lang kung ano-ano magustuhang porma. Aba, pero Pat, may pwede rin solusyon dyan kung bet mo ang clutter-free at matipid na wardrobe. Aba? Ito yan. Yan ang kwentong inalam ni Darlene Kai. Nag-uumapaw na mga damit sa cabinet o inaabot ng ilang oras para lang makapili ng perfect OOTD? Worry not, dahil ang solusyon ng college student na si Alyssa para sa isang clutter-free closet, capsule wardrobe. Hindi raw lumalabas ng bahay si Alyssa hanggat hindi con todo porma. Dati sobrang tagal ko talaga mamili ng outfit. I used to be really obsessed with buying mga micro trends na sandali lang siya uso tapos di mo na siya masusuot. And I feel like that was really unsustainable because I was buying a lot and then not wearing it. I feel like now that I have a capsule wardrobe that's the backbone of my closet, it's easier for me to choose outfits. Para maiwasan ito, sinubukan niya ang capsule wardrobe o iyong pagkakaroon ng kakaunting damit pero bagay sa nagsusuot kahit pagpalit-palitin. Bawas stress at tipid kasi ito sa oras at pera. Lalo't wala silang uniform at halos araw-araw ang kanilang face-to-face classes. For school, I usually go with whatever's comfortable lang. Usually, I go with a tank top, jeans, and then I bring a jacket with me. Making my capsule wardrobe helped me establish my base closet and my personal style, and it's really helped me eliminate decision fatigue. Kahit sino, caring-caring bumuo ng capsule wardrobe. Yung capsule wardrobe po pwede pong sa kahit sino or kahit anong edad. Dahil ito po is mga sinusuot, depende sa lifestyle nyo. Pangalawa, it will save you money. Yung fast fashion po, yan po yung mga trendy items or trendy clothing pieces na mabilis mawala sa uso. Siyempre, lastly po, sustainable. Kasi nga, you will have the timeless or mga essential pieces that will never go out of style. Nasa 10 hanggang 40 pirasong damit ang pwedeng lamanin ng isang capsule wardrobe. Pwede itong haluan ng mga statement pieces para hindi boring. Pero kadalasan, neutral colors daw ang ideal choice. Make sure nyo meron kayong black razorback na top. Pwedeng-pwede nyo po siyang stylan ng denim jacket, blazer, and mga cardigan. Dapat meron po kayong white pants sa inyong capsule wardrobe. Magbabrunch lang kayo, pwede kayong mag basic outfit lang, or kung pupunta naman kayo ng mga formal event, pwede naman po kayong mag super classy lang na top. Lastly, syempre blazers. O, kala nyo for corporate lang, pero pwedeng-pwedeng pang casual outfit. Kaya naman si Alyssa, nagsimula muna sa 15 piraso ng pantaas, pambaba at accessories. At sa maliit na koleksyon na ito, kaya raw niyang makabuo ng halos 40 outfits. So I started muna by choosing items for my closet that I either use a lot or I know are really flattering on me. Or mga pieces na you can use it for multiple occasions, like pwede sa school, pwede pang labas. And then from there, I selected pieces that kind of all match each other. I still kept a lot of the things. But there are some things talaga na feeling ko di ko na magagamit. Either binenta ko siya online or pinamigay ko. Deadma lang din siya kung mabansagang outfit repeater. I feel like there's really the stigma about outfit repeating na parang pangit na paulit-ulit lang yung suot mo. Pero at the end of the day, most people, di naman nila naaalala yung suot mo. And you could do things naman like change your accessories or change something about your tops, change something about how you wear something. Sa panahon ngayon, kailangan ng maghigpit ng sinturon, pati sa pananamit dahil hindi na rin biro ang mga presyo nito. Basta't hindi nasasakripisyo ang looks, kayang-kayang diskartehan yan. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong dapat alam mo.